Magandang araw sa inyo lahat. Ako ang inyong kaibigan na si Norman. Sa araw na ito, meron ako isang napaka mahalagang topic. Interesting topic po actually. At alam ko na ang topic na ito ay kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon na ito na napakarami nating problema sa buhay. Sana makita niyo itong topic na ito na tunay na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay, higit sa lahat sa ating spiritual life. Ang topic na ito ay patungkol sa prayer. And I would like to title our message for today as The Blessings of Prayer, ang pagpapala ng panalangin. Sa wikang English po sabi eh, prayer is always meant to be a blessing. And we will have a short series on prayer. I know everyone prays. Alam ko lahat tayo ay nagpe-pray, lahat tayo tumatawag sa Panginoon. But not everyone gets the full benefit of prayer. Ano po bang sinasabi ng salita ng Diyos sa kanyang salita patungkol sa panalangin? Meron ko isang favorite verse sa Bible, yung 1 Thessalonians 5:17. Yun, napaka-ikli pong version eh. Sabi dito, pray without ceasing. Sa Tagalog po, manalangin na walang hinto o manalangin na walang humpay. Ibig sabihin, dapat tayo mag-pray tuloy-tuloy-tuloy in any given opportunity. Sabi din po ng salita ng Diyos, in everything, give thanks, for this is the will of God. Bakit kinakailangan tayo mag-pray? Isang bagay po na nakikita ko dito, because prayer works. Do you agree? Prayer doesn't only work, but prayer works all the time. At alam niyo po mga kaibigan, all the people that I know, when I ask them if prayer worked for them or works for them, I would always hear this resounding answer, yes, it always works for us. Ngayon po sa ating outline, meron akong apat about blessings of prayer. But we will seek to answer, what does the Word of God say about the blessings of prayer? Meron po kong apat sa ating outline. Sana subaybayan niyo ho ang ating topic. Una ho, yung principle of God. Pangalawa, sa next natin na series, is the provision of God. Pangatlo naman ho, is the presence of God. At kahuli-hulihan, the peace of God. Ngayon tayo dadako sa principle of God. Marami pong principle na pumapaloob para tayo makatanggap na totoong pagpapala ng ating Panginoon Diyos. The principle is simple. And the simple way of saying this is, God only blesses those who are His. Those who belong to Him. Ang mga tao pong pinagpapala ng Diyos ay alam natin sila ay pinagmamay-arian ng ating Panginoon. Medyo malalim ang Tagalog yun. Ibig sabihin, pagmamay-ari na sila ng Diyos. Ibig sabihin, sila ay nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoon. Friends, why will God answer our prayers if we are not His children? If we are not part of His family? Now, if you want to be blessed by God, we need to be properly related to Him. Dapat meron tayong connectment, di ba sabi nila, or connection with God. The question is, how will I become part of God? Or how will I become part of the family of God? Friends, itong question na to ay will be answered in the future topic. But as we continue, I would just like to give you a hint for us to be connected with God. Pero syempre, ito pong simpleng paliwanag, pero marami pa pong pumapaloob na prinsipyo sa paliwanag nito. And the key here, ang susi ay walang iba kung hindi si Jesus. Sabi po ng John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang daan sa tunay na pagpapala ay walang iba kung hindi
ang ating Panginoong Jesus. Sana sa ating tuloy-tuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng personal na kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po, bago tayo mag-end, kung kayo ay may mga prayer requests, we would love to pray for you. Please, ilagay natin sa comment section ang ating mga prayers. And definitely, we will pray for you. Thank you for listening. God bless you all.